sa may Pasay, sa may Manila Bay Reclamation Project ng SM Prime Holding. At dito nga po tayo para magbigay ng ating update. Ngayon po ay April 18, 2023, sa oras ng alas 8:30 ng umaga, 8:30 in the morning. Ayan, makikita po natin dito itong barko na to. Ayan, nakuna natin kanina. Yung vessel na yan ay galing yan sa likod mismo ng Mall of Asia at nagtambak siya ng buhangin doon. At ngayon makikita po natin, wala na, no? Wala nang laman. At paalis na siya. Itong vessel naman ito, makababayan, makikita po natin, no? Ayan, nakakonek yung tubo dyan, doon sa may pupunta, doon sa may bandang unahan, meron din isang vessel na maliit doon kung saan nagbubugas siya ng buhangin. Ayan. Pati natin, ha, zoom lang natin. Ayan, nagbubuga ng buhangin yan, yung kulay white na yan. Nakakonek yung tubo dyan, dito sa may vessel nito. Yung vessel na yan, mga kababayan. Kita mo, umuusok-usok pa. Maandar yung motor niya. Yan, makikita natin sa drone shot yan mamaya. May mga drone shot tayo dyan. Kaso nga lalagahang, no, yung drone shot natin, nawala sa connection ng yung ang controller ko at saka yung drone ko ay nawala ng connection. Kaya nag-return to home siya. At pagdating dito, pag okay na, binabalik ulit. Kaso pagdating sa dulo naman, ganoon naman nangyayari. Nawala naman siya ng connection. Kaya tinuluyan ko lang binalik. Pero may mga kwa tayo na kahit papano, kahit konti, para mapakita po natin yung nangyayaring ganap doon. Yan sa may Island B, mga kababayan, napakalapad na rin ng tambak doon. May mga upload video tayo doon. At makikita po natin doon, talaga namang malawak na rin yung Island B. May mga lumitaw na rin ng mga buhangin doon. At sa ngayon, wala tayong nakikita nagtatambak ng buhangin ngayon doon sa Island B. Ayan. Yan ang lapad, no? Sa ngayon, mga kababayan, no, napapansin ko lang, halos sa 2 linggo mahigit na na tayo kumukuha ng update dito, wala na nagbubuhos ng buhangin dyan sa may gilid mismo ng ano, ng Island B. Maring tapos na, no? Maring yung sukat at lapad ng Island A ay nakuha na nila. Kaya nangyayari ngayon, wala tayong nakikita ang tagtatambak ng buhangin na ngayon. Ang ngayon mangyayari ay pagpapatong na lang, no? At yun nga, may bandang unahan doon, meron silang hinihanda na naman na binaksin na kagaya po nito sa harapan natin. Maring doon sila magtambak ng buhangin or magbuhos ng tubig. Kasi tubig, ang mayayari yan, tubig muna eh. Pag tayo ng tubig, para lumubog ang tubig sa ilalim ng dagat, makompress yung mga buhangin. Then ang panibago nun, tatambakan ng buhangin, din bubuhos ng panibagong buhangin kagaya po nito. Ayan. Natandaan nyo, mga kababayan, mga nakalipas na mga, siguro mga isang buwan na nakalipas, yung harap na ito ay naganap puno ng tubig to. Yung nangyari pala, tubig pa lang ang nilalabas niya, hindi walang kasamang buhangin, para ma-stack yung tubig, masipsip pagbaba yung mga tubig para ma-compress. Kaya ito pong ginawa rin dito. At sa may bandang ulan, ganoon din po ang gagawin nila. Kaya yan, mga kababayan, talagang grabe, no? Talagang puspusan yung ginagawang pagkatambak dito sa may lugar na ito. Kaya antabay lang tayo, mga kababayan. Tuloy-tuloy tayo magbibigay ng ating update. At ayun nga, sa may Island B at Island C, ang Island C dito sa may likod ng Mall of Asia, yung Island B ay dito sa likod, dito sa may tapat mismo ng Island B, ay tuloy-tuloy na rin yung ginagawang pagtatambak ng buhangin dito doon sa may bandang unahan. Kaya yan, talaga namang nakakamangha, no? Talagang sa bilis ng trabaho ang ginagawa nila, samantalang ito ay 7 buwan pa lamang, no? Nang simulan nilang tambakan ng buhangin to, pero makikita po natin ganito nakalapad yung tambak ng buhangin dito. Ayan, napakainit. Napakainit na gitong oras. Yan, try natin pumunta sa may Jokno Boulevard, no? Kasi doon sa may bandang unahan, may mga piloder tayong nakikita roon, bulldozer at mga bako. Yan, zoom lang natin, ha, para mapag... Yan, sa may bandang ano yan, unahan eh. Pero tingnan natin kung makikita natin doon pag nakapwesto tayo sa may
Jokno flyover, magtingnan po natin kung makukunan po natin to. No, yung bandang area na yon. Alright mga babayan, ganito na muna, no? At lipat tayo sa may ano, sa may Jokno Boulevard sa flyover. Okay, bye-bye po and good. Kanina galing tayo sa may Lime Hotel. Yan kung saan kumuha tayo ng update doon. At may mga drone shot tayong kinuha roon. At lumipat tayo din sa may Jokno Boulevard. Ito po, yung Jokno Boulevard. Ayan, kukunan tayo ng update lang sa may gilid mismo. Kasi wala tayong nakikitang sa may tapatay ng Island A mismo, sa may gilid ng Lime Hotel, wala tayong nakikitang gumagawa roon. Yan, dito pala sila sa may gilid mismo ng Mall of Asia na. Ayan, may mga bulldozer tayo nakukuha o. Dito pala yung mga heavy equipment nakapwesto. Mga piluder, bulldozer, bako. Ayan. Yan yung nakita natin, barko na nagbubuhos. Hindi po yan sa Island A. Yan po ay nakapwesto sa Island B. Napakalayo na po yan mga kababayan. Yan, sa may gilid lang siya ng Mall of Asia. Yung likod ng Mall of Asia mga kababayan, sinisimula na rin dyan na magtambak ng buhangin. Yan naman po yung Island C. No? Island A, ito nga laging kinukuna natin. Yung may barko nagbubuhos doon, Island B. Then dito sa may gilid, sa likod mismo ng Mall of Asia, yan na po yung Island C. Ayan mga babayan, hanggang dito muna ang ating update dito sa may Manila Bay Reclamation Project ng SM Prime Holding. Alright, bye-bye po and God bless.